Hello mga kabaro, this is Captain Acrox Polaris on board. In this video, pag-usapan natin kung paano manatiling healthy and mentally fit in this time of pandemic. Marami sa atin ngayon ang overstaying na sa barko. Merong 1 year na mahigit. Kaya alam ko, nakaka-stress na mentally and emotionally. Lalo na, hindi natin alam kung kailan ito matatapos at kailan tayo makauwi. Kaya ngayon, magbigay ako ng 7 tips bilang gabay natin na ma-maintain natin ang ating kalusugan habang tayo ay naghihintay na makauwi at makapiling natin ang ating mga pagbibigay. Tip number 1, kumain ng tama. Mahirap mamili ng pagkain sa barko, pero ang payo ko sa inyo na kahit ano pa ang kinain natin, bigyan lang natin ng panahon ng ating katawan na ma-digest ito. Huwag dalasan ang pagkain to avoid being obese and sickly. Eat only the right food, lean meat, fish, eggs, moderate fruits, and plenty vegetables. Umiwas sa processed foods, sobrang matatamis, at mga carbonated drinks. Tip number 2, drink 2 glass of water pagkagising. Ang katawan natin ay na-dehydrate na sa gabi sa ating pagtulog, kaya uminom tayo ng tubig para mag-function ng mabuti ang ating mga organ. Tip number 3, babangon at mag-stretching exercise para dumaloy ng maayos ang dugo sa ating mga kaugatan. Tip number 4, magpa-araw. Importante ang sikat ng araw sa ating katawan. Mayroon itong taglay na natural na bitamina panlaban sa virus. Kaya kung may pagkakataon, magpa-araw tayo na kahit 15 to 20 minutes lang. Tip number 5, mag-detoxify. Related ito sa una at pangalawa kong tips. Mag-detoxify sa paraan ng pag-inom ng maraming tubig at pagbigay oras ng ating katawan na ma-digest ang kinakain natin bago kumain uli sa pamamagitan ng pag-aaral ng fasting. Kung mayroon kayong tanong paano gawin ang intermittent fasting, pwede niyo akong i-message sa comment section sa baba para mabigyan ko kayo ng idea kung paano ito umpisahan at gawin ang intermittent fasting. Pang-anim pong tip, stay connected with family and friends. Kabaro, sa panahon ngayon, lalo nating kailangan ng ating pamilya at mga kaibigan. Kaya pag may signal at panahon, magpag-ugnayan tayo sa kanila para mabawasan ang lungkot at pagkabagot na ating naramdaman. Pang-pito kong tip, stay positive. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Matatapos din ang lahat na pagsubok. At makakauwi din tayong lahat ng ligtas sa ating pamilya. At ang bonus na payo ko sa inyo, huwag kalimutang magdasal. Subok na ito'y panlaban sa lahat ng problema, sa oras ng kalungkutan at walang makakausap. Magdasal ka lang at bibigyan ka ni Lord ng comfort. At yan ang 7 tips ko kung paano tayo panatilihing malusog at masigla habang nakaship quarantine tayo ngayong may pandemya. Sana ito'y nakatulong sa lahat. Salamat sa inyong panonood.